Ayan, nung bata pa ako, iniwanan ako ng mga magulang ko sa Mugun. Kuya, sabihin mo, nasan po ako? Nandito ko sa... Anong ginawa mo? Bakit mo siya pinatay? Bakit? Ah! Ano ka ba naman, Ginji? Huminaan ka lang. Patibong lang ito ng kalaban. Bakit? Ah! Ano kaya binabalak ng kalaban? Bakit kaya ginamit nila ang alaala ni Ginji sa nakaraan niya? Para lang kaya maibalikan mo siya sa mga alaala na nagpapasama ng loob niya. Ganun nga kaya. Siguro nga yun ang gusto nilang mangyari. Ang alam ko, nakailag ako. Mas malakas siya ngayon. Mas malakas na siya kaysa sa dati. Hindi, sa tingin ko bakit minuto nang dadagdagan pa ang lakas niya? May kinalaman kaya ito sa Mugun City. Ano kaya ang meron sa syudad na to? At lalo pa siya lumalakas dito. Hindi ko maintindihan. Kahama-hama talaga. Hindi ko to dapat gawin. Muntik na ako mahulog sa patibong ng kalaban. Butit napigilan ko sarili ko. Ikaw ang partner ko dito sa misyon to, kaya hindi pa kita pwedeng tapusin. Kailangan mo na yata kitang gisingin. Wala ka sa sarili mo, Ginji. Nakakaawa ka naman. Ano ba nangyari? Bakit bigla naman dumami si Ginji? Mukhang masaya to. Gusto ko to. O sige, mabuti pa. Sabay-sabay na kayong sumugod sa akin. Doon tayo! Tama ka. Sandali ko nga lang nasilip ang mapanahawak ni Kasuki. Pero sa tingin ko, sa taas natin matatagpuan ang hill. Ikaw na ang tunay na Ginji. Hindi ba? Sandali ka ba eh? Anong ginagawa mo? Tingnan mo yung mga nakapaligid sa atin. Bakit ang dami ko? Akabali, ano ba talaga nangyayari dito? Ginji, gamitin mo ang kuryente mo. Gamitin mo ng kuryente ang kutsilyo. Ano yan? Yan ang pinanggagalingan ng cubic image na nakikita natin kanina. Ang ibig sabihin, may nanonood sa atin. At pinaglalaroan tayo. Gumamit sila ng cubic image para lituhin tayo. Kaya naman, kung ano-ano pang ilusyon ang nakikita natin kanina. Pero ang totoo, ang mga pangit lang na to ang nilalabanan natin. Dapat lang natin tapusin ang mga istorbong yan. Alam mo ba, dahil sa mga peke nakikita ko kanina, munti ka na kitang tapusin habang lumalaba ka sa kanila. Mabuti na lang, napigilan ko ang sarili ko. Kung sa bagay, kahit naman siguro hindi ko napigilan ang sarili ko kanina, hindi ka rin naman madaling tapusin, hindi ba? Tama ba ako, Ginji? Tayo na. Ituloy na natin to. Patawad, Mama. Ikinalulungkot ko pero hindi ko na po matutupad ang pangarap niyo para sa akin. Himiko? Kumusta? Ayos ka lang ba? Sino ba tinatawag mo, Himiko? Sandali nga, miss. Ayos ka lang ba? Inumin mo muna to para gumana ang pakiramdam mo. Naririnig mo ba ako? Bingi yata to eh. Nalaman na nila ang tungkol sa cubic image na ginagawa natin. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Umaayon na ang lahat sa plano. Kung ako sa'yo,
Ititigil ko na yan dahil sinasayang mo lang ang oras at pagod mo dyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ha? Sakura. Po? Makinig ka ng mabuti. Sa palagay mo ba, sapat na ang pagkakaroon lang ng isang Jesus? Ha? Isipin mo na lang ito. Hindi ba't nag-traitor si Judas kay Jesus? Ipinako sa krus si Jesus, pero nabuhay uli siya at naging tagapagligtas ng lahat. Ganon din ang lens ko. Kailangan ko ng isang Judas. Naiintindihan mo ba? Sa ngayon, may nagtataksil na rin sa mga GetBackers. Tama nga ang lahat ng kalkulasyon ko. At nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Kaya ang kailangan niyo lang gawin ay sumunod sa akin. Katulad na lang niya. Tama ba? Jubei? Pasensya na kung nainip kayo sa akin. Simulan na natin ang palabas. Ang target natin ngayon ay ang animal trainer na si Shido. At ang gumagamit ng evil eye na si Midoban. Oh, gising ka na pala. Teka lang. Pasensya na, hindi ko talaga akalain isa ka pala lalaki. Bakit ka naman nagulat sa akin? Kung ganun isa kang babae, tama ba ako? Hindi na importante yun. Kumusta na pakiramdam mo? Ayos na ako. Maraming salamat. Ano nga pala ang itatawag ko sa'yo? Ako nga pala si Ren. Taga rito ako. Magpasalamat ka sa lolo ko. Nang dahil sa gamot niya, naging maayos ang pakiramdam mo. Lolo! Kayo po nagligtas sa akin? Ako nga pala si Jen. Mukhang maayos na ang pakiramdam mo. Maayos na nga po. Salamat po sa inyo. May kakayahan ang katawan mo na makarecover ng mabilis. At alam mo ba na mabilis na gagaling ang sugat mo ngayon dahil nandito ka sa Mugun City? Mas mabilis gumaling ang katawan mo kesa sa kakayahan ng katawan ni Ren. Imposible po yan, Lolo. At isa pa, hindi po tatagal dito ang mahinang lalaking yan. Siguro may kumidnap lang sa kanya kaya siya nakarating dito. Ah, parang ganun na nga yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Sa susunod, mag-iingat ka dahil masyadong delikado dito. Siguro wala ka pang alam tungkol sa Mugun City. Vaults? Aba, nagkamali yata ako. May alam ka ba tungkol sa vaults? Kaunti lang naman. Nung ang vaults pa ang namumuno dito, medyo maayos pa ang Mugun City. Kahit paano, meron pa nung batas na sinusunod. Kung nandito pa sila, hindi mo sana naranasan ang nangyari sa'yo ngayon. Sila ang mga idolo ko, dahil magagaling sila talaga. Pero isang beses ko pa lang sila nakita. Ang alam ko, binubuo ang grupo nila ng apat na mga miyembro. At meron silang isang Thunder Emperor. Pero ngayon, puro masasamang tao na lang ang nandito na pinamumunuan ni Makubex. Anong sinasabi mo tungkol kay Makubex? Ha? Nandito kami para manguleta. Kaya na naman. Nakuha nyo ng lahat kaya wala na kaming maibibigay pa. Ha? Talaga? Totoo ba sinasabi mong yan, tanda? At ikaw naman. Narinig ko ang sinasabi mo kanina. Meron kang masamang sinasabi tungkol kay Makubex. Eh ano naman? Bitiwan mo nga ako. Hindi mo ginagalang si Makubex? Tandaan nyo to. Ang sino mang hindi gumalang kay Makubex. Ano ba nangyari? Ano bang kailangan nyo? Si Kasuki! Huwag na uli kayong babalik dito. At pag bumalik pa kayo, tatapusin ko na kayo. Naiintindihan namin! Ikaw si Kasuki ng Vaults? Ren. Ano yun? Kahit kailan, hindi na babalik ang grupo ng Vaults. Pero huwag kang mag-alala, dahil malapit na rin matapos ang paghihirap ninyo. Dahil oras na para pigilin ang hindi magandang nangyayari dito. Oo. Ang paraan na ginagamit ni Makubek sa pamumuno niya, kinukontrol niya ang mga tao, at ang mga tao naman, wala na rin tiwala sa isa't isa. Ganun ba? Pero bakit? Bakit niya 'to ginagawa? Gusto kitang tulungan. Mahirap ang gagawin mo kaya kahit papano, gusto ko sana makatulong sa'yo. Kahit makapagbigay lang ng impormasyon kung nasan ang lens. Ang ano? Mabuti't gising ka na, Poison Lady. Ikaw pala, Agent. Heaven ang pangalan ko. Teka, nasaan tayo? Nasaan pa nga ba? Eh di syempre nasa kulungan. Pero, anong ginagawa mo dito, Heaven? Hindi mo kasi sinunod ang payo ko, kaya yan, nahuli ka tuloy ng mga kalaban.
Bakit? Nahuli ka rin naman ah. Akala mo kung sino ka magaling, eh nahuli ka rin nila. Tumahimik ka nga! Kasalanan mo to. Bakit ako? Itigil na nga natin ito. Hindi to ang oras para magtalo tayo. Tama, kailangan muna nating isipin kung paano makakatakas. Aba! Gising na pala kayo, mga magagandang binibini! Kumusta na kayo dyan? Masarap pakinggan na tinatawag akong magandang binibini. Pero dahil sa isang pangit ang nagsabi nun, nasira na ang mood ko. Ikaw, Himiko. Ano ka mo? Napakayabang mo ah! Ikaw nang bahala sa kanila, Himiko. Teka, bakit ako? Ang lakas ng loob mo, nasabihan ako ng pangit! Nang dahil sa sinabi mong yan, alam mo ba kung anong gagawin namin sa'yo, ha? Sandali. Ha? Ah? Pasensya na pero nangangati kasi ang likod ko. Pwede bang pakikamot? Ano? Sandali ka, ano bang akala mo sa amin? Hindi kami magpapauto sa'yo? Sige na naman. Oh, yun lang pala eh. Sige, walang problema. Tanggalin niyo ang poses namin. Anong nangyari? Yun na lang kasi ang maaari kong gawin kanina. Ginamit ko ang pampitong pabango, ang puppet fragrance. Napasunod ko sila dahil ginamit ko ang pabango na galing sa katawan ko. Ngayon, pwede na uli nating ipagpatuloy ang paghahanap natin sa yield. Nasaan na kaya sila, Bad? Sa palagay ko, mas maganda kung hahanapin muna natin silang lahat. Sa palagay mo, magpapahuli ako ng walang iniiwang bakas. Ha? Huh? Ito ang spy fragrance. Wala kang dapat ipag-alala dahil kahit saan ako pumunta, nag-iiwan ako ng traceable fragrance mark. Bago ako mawala ng mali kanina, sinigurado kong makakapag-iwan ako ng bakas. Para naman madali nila tayong masundan. Alam niba na tungkol dito kaya masusundan nila tayo. Umalis na tayo dito. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa Poison Lady. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Kahit na puro professionals ang kinuha ko, kinakabahan pa rin ako. Para bang may masamang mangyayari. Bye, Genji, sana ligtas kayo. Ito ang mapa ng mid-level ng Mugun City. Kaming dalawa ni Ren ang gumawa nito. Nandito ang tindahan ko. Dito kami pumasok nang biglang may umatake sa amin. Naglabas siya ng nakakalasong usok at tapos nun, nagkahiwa-hiwalay na kami. Merong isang nanggaya sa akin at pagkatapos sinugod niya ang kasama ko. At pagkatapos nun, nawala na ako ng malay. Kung ganun nga, nakapagtataka. Huh? Kung pagbabatayan natin ang ikunento mong yan, ang ibig sabihin, napansin ka agad kayo ni Makubex pagdating nyo. Tama po kayo. Pero paano nakarating ka agad sa kanyang impormasyon na nandito na kami? Walang shortcut na maaaring daanan mula sa first floor hanggang sa seventh floor. Kaya imposibleng malaman niya agad. Kung ganun, baka nasa underground siya. Huh? Posibleng ang tama ka. Sabihin mo sa akin kung saan makita si Makubex! Maniwala ka! Hindi ko talaga alam! Hoy, Shido! Sigurado ka ba na nasa taas sila? Anong ibig mo sabihin? Tignan mo to. Junk collection area? Kadalasan, nakakonekta ito sa junk collection center sa underground. Meron sigurong sariling junk collection system ang building na ito. Ano naman ngayon? Ang alam ko kasi, naamoy ko ang spy fragrance ni Himiko mula sa junk collection area na ito. Huh? Ano sa palagay mo? Hindi kaya doon tinatago ni Makubix ang yield na hinahanap natin, ha? Ibig sabihin, wala sa taas, kundi nasa underground. Ayan na naman sila. Sinasayang lang nila ang oras natin. Tama ka! Ang kukulit nila, di ba? Papapit ang mga to! Kayang pagdugtungin ng system na to ang computer at utak. Makokontrol na to ang utak at may lalabas ang tunay na kakayahan. Pag natapos to, mapoprotektahan na ng lahat ang sarili nila. Kahit na sino sila. Nila. Naiintindihan ko ng mga puppets sila ni Makubix at sinusunod nila ang lahat na pinag-uutos niya. Ganun na nga. Alam nyo na rin pala. Tama, mga computer puppets sila ni Makubix. Ikaw? Hudo? Naging GetBackers din siya dati. Siya ang taong nabubuhay na puro sarili lang ang iniisip. Hindi ko gusto ang taong yan. Masyado siyang malupit at hindi niya pinahalaga ng buhay ng iba. Wala siyang kakwenta-kwenta. Pero magaling siya. Hindi ko yun maitatanggi. Matagal na rin tayong hindi nakita, Van. Gusto nga pala kitang pasalamatan. Nang dahil sa'yo, nagkaganito ako. At siyempre salamat din sa Mugun.
Alam mo, sa totoo lang, sa tingin ko, mas bumagay nga sa akin ito. Hindi ko akalain nagtatrabaho ka rin pala kay Makubix. Hindi lang ako basta-basta nagtatrabaho para sa kanya. Kailangan niya ang lakas ko. Totoo? Kahit na anong pasabihin mo, papit ka pa rin dahil sunod-sunuran ka pa rin kay Makubix. Sinusubukan mo lang naman akong galitin para magamit mo ang evil eye mo, hindi ba? Hindi ko hayaang magamitan muli ako niyan. Hindi na talaga ako mapakali. Gusto na kita talunin. Kaya mabuti pa ihanda mo na sarili mo. Pareho silang magaling. Sandali lang sila naglaban pero mukhang sumuntok na sila ng marami. Pero nang dahil sa bilis, isasuntok lang ang nakita ko. Sige, man. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kagaling. Gusto kong makita ang totoong lakas mo. Magpapahinga na lang muna ako. Nakuha ko na naman ang kailangan ko. Hindi ko na kailangan panoorin yan. Basta tulungan mo lang ako sa pagbibigay ng utos. Mga wala silang kwentang kalaban! Pero ang dami nila! Nakakainis! Huwag mo na akong gagamitan pa ng evil eye. Masasayang lang ang pagod mo dahil baliwala sa akin yun. Snake bite! Yun lang ba ang kaya mo? Hoy, man! Ano ba bang hinihintay mo? Kapitan mo na siya ng evil eye! Tumahimik ka, Shido! Nababasa niya ang isip ko kaya hindi ko magagamit ang evil eye. Nababasa niya ang iniisip mo? Yun ang kapangyarihan niya. Alam niya na ang sunod kong gagawin bago pa man ako sumugod kaya makakailag na siya. Hindi ko magagamit sa kanya ang evil eye dahil kayang-kaya niya ako sugurin habang naghahanda ako para sa evil eye. Sa totoo lang, hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko. Mabuti't naintindihan mong sitwasyon. Ako naman niya! Man! Ano man? Kaya mo pa ba? Ang latigong yun! Yun ang lulad dasing whip! Sasi! Emisi! Kumusta, Hudo? Pasensya na sa istorbo. Pero nandito ako para tulungan si Shido. Ano daw? Tumingin ka sa paligid mo, Emisi. Sa tingin mo ba kaya mong harapin ang napakaraming wire puppets na kinokontrol ni Makubix? Nasa na sinasabi mong wire puppets? Ang mga lampa bang yan ang tinutukoy mo? Pagbibigyan ko kayo, saka na lang tayo uli maglalaban. Pero tandaan mo ba, tatalunin kita, sigurado yun. Kaya humanda ka! Shido! Ang saya ko, nagkita uli tayo! Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Pero ikaw, mukhang nagbago ka na. Dati kasi hindi ako makalapit sa'yo ng ganito dahil lagi mo ako sinisigawan eh. Ganun ba? Sandali nga, Shido. Sino ba yung weirdong yan na pumupulupot sa'yo? Siya si Imishi. At dati rin siya miyembro ng Bolts. Kumusta? Huwag ka mag-alala. Kasama rin ako sa Rebellion Army. Rebellion Army? Oo, ang mga gustong magpabagsak kay Makubix. Pero may nagagawa ba naman ang army nyo? Nakakatuwa naman pala yung kaibigan mo, Shido. Kahit ganyan siya, malakas din naman siya. Nung panahon ng Vaults, kasi lakas din ni Emishi ang ibang miyembro ng Vaults. Gumagamit siya ng latigo at wala nakakaligtas sa kanya sa labanan. At alam mo ba, meron din siyang alias. Siya ang tinatawag nilang Bloody Clown. Ikinagagala kitang makilala.